Nakakakilabot na kwento ng San Juanico Bridge na pinaniniwala ang nabuo sa pamamagitan ng pag-alay ng dugo ng mga bata sa pundasyon nito. Pero bagong lahat, kung gusto niyo ng ganitong klaseng mga video, ay siguraduhing mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga video dahil araw-araw tayong nag-a-upload. Simulan na natin ang ating kwento. Ang misteryosong San Juanico Bridge. Mga kaibigan, para sa mga hindi nakakaalam, ang tulay na to ay parte ng Pan-Philippine Highway at located sa Santa Rita, Leyte, na kung saan pinagdudugtong nito ang Samar at Leyte. Ang San Juanico Bridge o the Bridge of Love ay isa sa pinakamatibay na tulay dito sa ating mundo na nilagpasan na ang napakaraming bagyo at mga sakuna. Nabuo ang tulay noong panahon pa ng Marcos administration. At ang tulay rin na to, mga kaibigan, ay ang pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas na may sukat na 2,164 meters o 7,100 feet at may taas na 192 meters. At kung titignan natin ang tulay, ay para lang itong isang normal at tipikal na tulay. Tahimik, may mga sasakyan, motorista na dumadaan ng mapayapa. Ang tanong, mga kaibigan, ay ano ang meron sa tulay na to na dahilan upang mapabilang sa isa sa pinakamisteryosong tulay dito sa Pilipinas? Ang pundasyon ng San Juanico Bridge ay pinaniniwalaang naglalaman ng dugo ng mga bata, particularly mga street children. At tinawag yung ritual na yon na padugo o blood spilling. Ang padugo, mga kaibigan, ay isang tradisyon dito sa Pilipinas na nagsimula pa noong panahon ng mga pagano o mga pagans na inaalay nila sa mga anito upang bigyan sila ng biyaya at masaganang buhay. At ang ritual na to ay present na bago pa dumating ang Christianity dito sa ating bansa. At mga kaibigan, ginagawa ang ritual na to sa mga construction sites. Halimbawa, bahay, buildings, o tulay na pinaniniwalaang pag inalayan ito ng dugo ay patitibayin nito ang pundasyon nung nasabing gusali. Ngayon ay balik tayo sa San Juanico Bridge. Pinaniniwalaan ng mga lokal o mga nakatira doon na ang tulay na to ay punong-puno ng mga kaluluwa. At ang kaluluwa na yun ay ang kaluluwa ng mga bata na di umano ay inalay sa nasabing tulay. Mga kaibigan, ang in-charge sa pagpapatayo ng tulay na to noong Marcos administration ay walang iba kundi ang first lady nito na si Imelda Marcos. At ang unang pangalan ng tulay ay the Marcos Bridge. Napagdesisyonan lang itong pangalan ng San Juanico Bridge ni President Ferdinand Marcos noong 1960. Bago ang proyekto, mga kaibigan, ay lumapit daw itong si Imelda sa isang manghuhula upang magpakonsulta at humingi ng payo sa kung ano ang dapat na gawin dito. Ayon sa manghuhula, ay hindi raw matatapos ang construction nito kung walang iaalay na dugo ng mga bata, specifically sa pundasyon ng nasabing tulay. At dahil dito, mga kaibigan, ay nag-utos si Imelda na ipakidnap ang mga street children ng Samar at Leyte. At ang dugo ng mga batang nahuli nila ang siyang ihahalo sa pundasyon ng nasabing tulay. At ang katawan nila ay pinaniniwalaang